tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umating na buong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-una ang talakserye sa telebisyon. Face to face na kasama si Miss Ami Perez! Hello mga sawsawera at sawsawera! Handa na ba kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? O kraya na ba? Hands! Nakunsyam! Ito na mga sawsawera at sawsawera! Sawsawa na ba? Saan kayo? Face to face na! Usapan natin yan face to face. Isang nagbabagang araw na naman po ang hatid namin sa inyo mga ka-face to face. Dahil nako, gusto nating malaman muna ngayong araw na to kung handa na ba silang makisawsaw sa ating usapan ngayong araw na ito ang ating mga sawsawero at sawsawera. Siyang Ami, tamang-tamang sinabi mo. Ako mismo, excited. Sila mukhang excited kahit hindi pa natin alam ang issue for today. Pero bago siyempre natin malaman ang issue, abay kilalanin muna natin ang Trio Tagapayo! Nagbabalik ngayong araw na ito ang head ng Manila District Office ng Public Attorney's Office, ang napakagwapo, ang napakasimpatikong si Attorney Patrick Duran! At syempre, kasama pa rin natin ang ating psychology expert para mas maintindihan natin kung bakit ang mga tao ay humahantong sa mga kung ano-anong kaguluhan dala ng kanilang mga emosyon. Narito po ang ating ekspertong si Doktora Camille Garcia! Meron po tayong bagong ikatlong tagapayo ngayong araw na ito. Siya ay isang Muslim scholar at isa sa pinakakilalang teacher of the Islamic faith. Palakpakan po natin si Ustaz Aman Barcelon! Maraming salamat sa iyo, Hans. Naku, ano nga ba ang gagawin naman ni Mrs. kung itong si Mr. ay may number 2? Ha? At eto pa, pinagsama kayo sa iisang bubong. Alamin natin, eto po ang ating face-to-face issue of the day. Paano nagawa ng isang lalaki na pagsamahin sa iisang bubong ang dalawang minamahal niyang babae? Siya, si Magdalena Maga, ang unang asawa ni Jimmy Sampulina. Masamang-masama ang kanyang loob dahil nag-uwi ng pangalawang asawa si Jimmy. Alam niya na nasa tama siya sa pag-iisip. Sana man lang isipin niya kung saan bahay siya na dapat lumagay. Alam niyang may asawa yung tao. Hindi na dapat siya umuwi doon sa bayan na yun. Hindi na nga sapat ang kita nitong si Jimmy para sa iisang pamilya para buhayin. Ngayon, dalawa pa silang maghahati para pagkasyahin ito. Halos ako ng lahat, nagbalabada, nag-ano sa'yo.
Alis mamatay ka sa ospital, ako lahat sa gamot. Lang niya ka, wala kang utang na loob. Dito lang yan sa nag-iisang talak serye sa telebisyon, Face to Face! Mga ka-Face to Face, una po natin kakausapin today ang unang naging asawa ni Jimmy Sampolina. Yan po ay si Magdalena Magat. Kamusta, Aling Magdalena? Naku, hindi na mabuti ka agad. Yun na kaagad ang umpisa. Gusto ko po munang malaman, gaano po kayo katagal na mag-asawa na ni Mang Jimmy? More than 7 years. More than 7 years na po kayong nagsasama. Kayo po ay ilang taon? 45. 45. Ang inyo pong asawang si Jimmy ay ilang taon? 26. Kailan po ninyo masasabi na naramdaman nyo ng parang nagkaroon na ng pagbabago, nagka-problema, nagkaroon ng kalbaryo? Ano pong nangyari? Kwento nyo sa amin. Noong time na, yun nga, kinausap niya ako na may nabuntis siyang babae. Para may nabuntis siya? Ano pong naging reaksyon nyo? Parang di ko matanggap nung una. Hanggang sa parang gusto lang lumayo ng babae. Bali nung pagdesisyo ko ng ganun, na sige, kung kaya kong ano, tanggapin yung babae, para lang doon sa bata. Nagdesisyon ako na iuwi dito sa bahay namin na barong-barong lang. Ang mga bata, kasama po yung babae? Bali buntis na sa loob ng 3 buwan. So, nung 3 buwan pa lang, pumayag na kayo. Ito po ba dahil sa alam ninyo, sa sarili po ninyo, na hindi na po kayo magkakaanak? Yun po ba ang dahilan kung bakit pumayag kayo? Yun na nga yun na ayoko na kasi ulit magkaanak. Bali, gusto niya magkaanak sa ibang babae na kasi nga Muslim nga siya eh. Pumayag na rin ako. Ngayon, nung inuwi niya yung babae, parang hindi ko ano kung anong reaction ko. Noona, maganda pa ano ang pakikisama niya sa akin, may paggalang sa akin. Unti-unti para bang lumatagan. Nagaano ako sa kanya, sa bakit ganito ugali niya ito? Walang pusa, hindi siya marunong makisama. Alam naman po natin ang lahat na si Jimmy ay isa pong Muslim. So, nung nagpakasal po kayo, saan kayo kinasal? Sa Taguig. Sa Taguig. Ikaw ba ay nag-convert sa pagiging isang Muslim? Oo, nag-convert ako ng Muslim. Naniniwala pa rin ako. Kahit Christian ka o Muslim ka, basta isa lang ang pinaniniwalaan mo, yun na yun. Okay na sa akin. Balikan natin itong si Joanne na babae ni Jimmy na inuwi dun sa bahay ninyo. Na may mga pagkakataon na nag-aaway kayo at medyo nagkakasakitan. Kwento nyo sa amin. Inahanap ko yung damit ng anak ko. Bakit nasa kaong? Kahit yung kakilala namin, sinabi ko, kayo ba may gawa na ito? Walang sumasagot kahit sa kanila. Ang kinagalit ko pa yung damit ng anak ko na nakalagay sa palanggana na marumi nandun sa gilid.